Dahil ba sa pag-amin ko sa'yo? Paano mo nasabi? Kasi simula nung umamin ako, hindi mo na ako pinapansin. Lalayo na lang siguro ako. Okay, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Ba't galit? Ilang araw na lang at gagraduate na kami ng senior high. Sa wakas, matutupad ko na din yung pangarap kong maging doktor. Konting kembot na lang. Amber, saan mo balak mag-aral after mag-graduate? Basta malayo sa'yo. Ganun ba? Galit ka ba sa akin? Hindi. Kasi lagi mo ako sinusungitan. Di ka naman ganyan nung una eh. Eh ano naman sa'yo? May magagawa ka ba? May problema ba, Amber? Ikaw nga ang problema. Bakit kasi ako? Bahala ka nang mag-isip kung bakit. Di ko na problema yun. Pwede mo naman sabihin sa akin eh. Paano kung ayoko? Sabihin mo na, Amber. Baka kasi may nagawa ako na hindi mo nagustuhan eh. Tch, kala ko ba lalayo ka na? Bakit kinakausap mo pa ako? Gusto ko lang susulitin yung araw na makikita pa kita. Kasi alam kong huling pag-uusap natin to. Dahil ilang araw na lang at gagraduate na tayo. Ah, okay. Ayos lang ba sa'yo na kausapin kita ngayon? Promise, hindi na ako lalapit at nangungulit sa'yo. Sige. Hindi na ako masyado nagsalita. At hinayaan ko na lang kuha ng mga sasabihin niya. Sinabi niya sa akin kung saan siya mag-aaral after graduation. Isang taon na lang daw siya dito at balak niya ituloy ang pag-aaral niya sa ibang bansa. Ikaw, Amber, di ba pangarap mo maging doktor? Oh. Sakto. Para pag nagkaanak ako at nagkasakit, sa'yo ako lalapit. Sinong magiging ina ng mga anak mo? Ewan, di ko pa alam. Kung sino lang ang dumating. May dumating na ba? Wala pa eh. Manhid. Manhid? Bakit naman? Wala naman. Gusto ko lang sabihin. Bakit din? Wala. Amber, salamat sa time. Kahit na saglit nakausap kita nang hindi ka nagagalit. Hanggang dito na lang siguro. Mauna na ako. Naglakad na siya palayo at tinignan ko lang siya. Yun na yun. Wala naman siyang ibang sasabihin o tatanungin. Pauwi na ako sa bahay at di ko alam. Bigla na lang ako nawala ng gana. Humiga ako at nag-isip-isip na ano kayang ulam namin bukas? Nakakasawang mag-grab food. Mas oks pang mag-ulam ng tuyo eh. Wala pa akong alam na school na pwede kong pasukan. Sa sobrang dami kasi, hindi ko alam kung saan doon. Huwag na kayo ako mag-aral. Hindi pwede. Gusto ko pa maging doktor. Yun kasi ang sabi ni ma'am. Pwede naman kasi maging criminal eh. Cherries! Lumipas sa mga ilang araw at eto, nakagraduate naman ako. Buti na lang. Kala ko ulit ako ngayong year eh. Simula nung graduate ako, hindi ko na nakakausap si Kurt. Tulad ng pinangako niya sa akin na hindi niya na ako kukulitin. Hay, saan kaya ako mag-aaral nito? Alam ko na. Medyo malayong school na to pero pwede na. Mukhang maayos naman ang pagtuturo nila dito. Private school ulit itong pinasukan ko. Sabi kasi ni ma'am, sa ibang bansa ko na lang ituloy pag-aaral ko. Pero hindi ako pumayag, no? May mga dapat pa akong gawin dito eh. First day of school, wala pa masyado fault namin. Iilan pa lang nagpapakilala sa amin. Pagtapos, tutukangan na kami. Unang pasokan, tambak agad kami ng mga gawain. Masyado madami ang tao sa kantin. Di na ako nagtagal dun at umakit na agad ako sa room. Teka, nasala ko yung notebook ko. Maya-maya bumaba ako at pagbukas ko ng locker,
may papel sa ibaba ng notebook na kukunin ko. Kailan pa nagkapapel dito? Kanina lang wala to ah. Binuksan ko yun at may nakasulat na "Remember me?" Ha? Sino to? Tinabi ko na lang yun at umakyat na sa room. Baka siguro nagkamali lang yung taong naglagay nun sa locker. Bigla ko na naman alala si Amber. Madalas ko siya bigyan ng love letter. Panigurado nagkamali lang yung taong naglagay nun dito. Good luck kung sino ka man. Magkatuluyan sana kayo ng taong hinahangaan mo. Kinabukasan, pumasok ako at dumiretso ulit ako sa locker ko. At ito na naman yung papel. "Musta klase mo kahapon? Galingan mo mamaya sa klase mo ah, hehe." What? Sino to? Tumitingin pa ako sa paligid at nagbabaka sakaling makita ko yung tao naglagay ng papel na to. Ayos. Baka nagkamali ka na naman. Baka sa tabi ng locker ko yung paglalagyan nito. Kinuha ko yung papel at nilusot ko sa butas ng tabi ng locker ko. Baka para sa kanya talaga to. Wala pa naman nakakilala sa akin dito. Kaya imposible may nagkagusto ka agad sa akin dito. Lumipas ang ilang araw at madalas ko nakikita may letter dun sa locker ko. Laking palaisipan pa din sa akin to. Dahil ni isa walang-walang pumapasok sa isip ko kung sino na gumagawa nito. Excuse me. May problema po ba? Kasi sa iba galing itong letter na to. Pinakita niya sa akin yung letter na nilagay ko sa tabi ng locker ko. Sa iyo galing to, diba? May gusto ka ba sa akin? Pwede mo naman akong kausapin. Huwag mo na idaan sa letter. Ha? Hindi. Sus, halika nga. Hinawakan niya pa kamay ko. Hinila ako papalapit sa kanya. Kaya nagulat ako at natulak ko siya palayo. Why? Naiiyak ka ba sa akin? Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Miss, unang-una, hindi ako nagsulat niyan. Pangalawa, wala akong gusto sa'yo. Magmamaang-maangang ka pa. Tira na. Pwede ba? Laruan mo ako. Masyado ka na nakadikit sa akin. Hindi ko na malayan na nataasat ko siya ng boses. At kitang-kita sa mukha niyang pagkahiya. Pasensya na, miss. Mauna na ako. Sino ba kasi naglalagay ng letter na yun? Nang dahil sa kanya, napapahama ako eh. Halos araw-araw nandun yung letter na yun sa locker ko. Hindi ko na binabasa at tiyatapon na lang. Dahil paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi niya. Nakakasawa. Pre, may 20 ka dyan? 20 naman? O bakit? May angay ka ba? 20 lang naman hinihingi ko ah. Malaki na ba sa'yo yun? Siya si John. Bully sa room namin. Halos lang sa amin hindi niya pinapalagpas. Hinihingian niya kami ng pera at alam ko hindi pagkain ang ginagastos nun. May bisyo kasi itong tao na to. Kaya umiiwas na ako. Ano? Wala ka ba yung bibigay? Ito. Inabot ko sa kanya ang hinihingi niya at umilis na agad siya. Kahit magpasalamat, hindi man lang magawa. Ikaw ba si Kurt? Bakit? May nagpapagod kasi na itong letter para sa'yo. Letter? Kanina naman galing. Hindi ko alam. Basta, inabot niyo na lang sa akin yung letter na yan. Sigurado ka ba na para sa akin to? Ikaw ang tinuro niya kanina eh. Kanina? Asan siya? Umalis na din siya kagad pagabot niya sa akin yan. Anong pangalan niya? Hindi niya sinabi eh. Ano naman itsura niya? Maiklang buhok at magandang babae. Salamat. Maiklang buhok at magandang babae? May magandang babae ba gagawa sa akin nun? Binasa ko yung papel na inabot sa akin ng babae. Bukas ng uwian, magkita tayo sa labas ng gate. Aantayin kita, ha?
Nalamig ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko kilala yung tao na to. Kaya para masagot ang katanungan ko kung sino ba gumagawa nito, sige, makipagkita ako. Hindi ko alam pero ang aga ko pumasok ngayon. Nakakaramdam ako ng kaba at pagka-excite. Gusto ko makita yung tao na nagbibigay sa akin ng letter. At gusto ko siya tanungin kung bakit niya ginagawa yun.